Hello guys, welcome back to my channel. Andito tayo ngayon para sagutin yung mga tanong ng isa sa mga followers natin dito sa YouTube. Siya si DNA Music Lovers. Ang sabi niya, Kuya Takashi, bakit pag PDF or Word ayaw ma-upload sa online resume sa WorkAbroad? So, etong problema niya, sasagutin natin ngayon sa pamamagitan ng tutorial. Kaya watch this. Okay guys, let's start. Magbubukas tayo ng Google. Tapos ito type natin yung www.workabroad.ph. Yan, dahil sinerch ko na siya, makikita ko na kagad. Yan, kiklik natin yan. Pipindutin natin yung candidate. Kung nag-sign up kayo via Facebook, pwede nyo na lang pindutin yan at automatic, lalabas na yung pinaka-dashboard nyo. Ito na yung dashboard. Nandito yung lahat ng information ninyo. Next, paano ba mag-upload ng online resume dito? So, i-click natin yung My Resume. Nakikita nyo yan dito sa pang-apat na hilera. Pipindutin natin yan. Tapos, pag pinindut mo yung My Resume, may lalabas na online resume. I-click natin yung online resume. Tapos, ito yung pinaka-online resume ko. Para sa sa WorkAbroad. Pero kung gusto nyo mag-upload ng pinaka resume nyo na ginawa nyo, magdediretso kayo dito sa attach. So mag-attach tayo ng resume. Ano man sabi? Upload a copy of your resume, Word or PDF format. Maximum file size is 2 MB only. Anong mangyayari kapag lagpas ng 2 MB yung i-upload mo na PDF o Word na resume? Siyempre, hindi siya mag-upload kasi nga ang required lang is 2 MB. Anong gagawin natin? Pwede nating i-convert yan sa mga online converter dito sa sa online. So, anong gagawin? Pag na-convert na natin sa 2 MB lang yung ating file, pwede na natin siyang i-upload. Pwede natin na siyang mag-browse. A-upload na natin yung resume natin. Itong Richard Lumapak resume. Yan. Pwede na natin siyang i-save. Maghihintay lang tayo. At ayan na. File name, Richard Lumapak Sapida. Okay na. Ngayon, ano yung kahalagahan na meron kang ganyan na may resume ka dyan sa WorkAbroad? Makikita ng mga employer yan. Pwede nilang i-download at basahin. At ikaw din, kunwari wala kang copy, nag-apply ka ng naubusan ka ng copy, pwede mo siyang i-download. Yan. Yan. Pwede mo na siyang i-download. Ganyan. Cancel ko yan kasi meron na ako. Yan. Yun ang kahalagahan ng merong resume sa WorkAbroad. At yun na nga yung sagot ko sa iyo, DNA Music Lovers. Sana makatulong sa iyo. At doon sa mga may gusto pang itanong at medyo naguguluhan sa mga pag-upload doon sa WorkAbroad o kahit anong mga tanong nyo about sa pag-apply dito sa Canada, just let me know, mag-comment kayo down below and yun, tutulungan kayo ni Kuya Takashi. Maraming pong salamat at huwag niyo na po akong tatawagin, sir. At okay na po sa akin yung kuya. Maraming pong salamat. To God be the glory.